Praise God for all the things He has done and is doing in my life and in my family. Hi everyone! I'm Pastor Malu Baclaan, one of the 12 disciples ni Ate Lily Kenquito and 144 leader of Pastora Sara Jean Birana. Papuri sa Panginoon dahil tapat siya sa buhay ko. Tunay nga na kapag sumunod ka at naglingkod sa kanyang kaharian ay maranasan mo ang mga pabor at pagpapala na hindi mo inaakala. Simula pa lamang ay tapat ko nang ibinibigay sa Panginoon ang aking tithes and offering. And last year, May 2023, nagtanim po ako ng first fruit sa Woman of God. Ibinigay ko po ang buong sahod ko sa paluwagan hanggang sa nagbunga ang aking mga panalangin ng mga kananayan sa El Dorado. Habang naglilingkod sa Panginoon, kasabay nito ang pagtatanim para sa gawain ng Diyos sa El Dorado. Hanggang sa natupad ang desire ng puso naming mag-asawa, nakaalis papunta ng Aprika si Aurelio para magtrabaho at sa bawat padala na natatanggap ko, ibinabalik ko ang ikapo na para sa Diyos. Ganon din ang ginagawa ko sa lahat ng pera na natatanggap ko mula sa aking mga anak. At dahil dito, binigyan ako ng Panginoon ng source of income. Ngayon, meron na akong business na ukay-ukay, pagtitinda ng mga biskuit at kakanin. At syempre, ang ikapo ay aking hindi kinakalimutan. Napakabuti ng Diyos dahil binigyan niya ako ng negosyo hindi para sa sarili kong benepisyo, kundi para makatulong sa mga mamis upang sila ay magkaroon ng extra income. Hindi lang magaling sa pagsisell group, kundi magaling sa paghahanap buhay. Dahil din sa aking pagtatapat, sa aking ikapo, nakalaya ako sa mga utang. Hindi na ako nangungutang, kundi ako na ang nagpapautang. Ang susi ay ang pagtatapat ng ikapo sa Panginoon. Totoong sa bawat pagtatanim ay may aanihin. Sinabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you." Kaya I challenge you today na unahin nating magtapat sa Panginoon dahil siya ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan mo. Muli, ako si Marilo na dating lubog sa utang, ngayon daluyan na ng pagpapala. Tara, magbigay tayo sa Panginoon. God bless everyone! Parang napaluha, napatulo talaga ako sa Lord. Parang hindi mo maiwasan na umiyak talaga sa Panginoon. No, it is a miracle na makalaya ka sa utang. So, amen, no? Yung hindi ka na nangungutang at hindi tayo alipin sa utang. Amen. Salamat sa Lord kasi talagang ano, dahil sa pagsunod natin sa Panginoon at sa paglilingkod natin sa Diyos, talagang tunay na ang Diyos ay napakabuti. No, I challenge number one, God is faithful to provide all your needs and be faithful in giving. Amen? Be faithful in giving. Yun lagi kong sinasabi sa mga nanay na paano ako nakalaya sa utang, paano kami pinagpapala ng Diyos. Walang iba ang susi kundi ang pagbabalik ng ikapo para sa Panginoon. No, sinong gustong pagpapala? Itaas ang kamay. Sinong gusto ang magtanim, itaas ang kamay. O kukunti na lang ang nagtaas, no? Kasi ang gusto lang natin mga pagpapala, pero ayaw nating sumunod yung ating pagtatanim, no? At salamat sa Lord dahil kami, kaya sabi nga kanina, lahat ng perang dumarating sa kamay ko, yung mga anak ko nagbibigay sa akin, binabawasan ko ng tithes, lahat ng binta ng mga ukay-ukay, biskuit, maging sa mga kakanin, binabawasan ko ng tithes yan. Amen? At purihin ang Lord kasi si Lord talaga ang nagsusustain sa lahat ng mga pangangailangan namin. At salamat sa Lord kasi nung tawag dito si Lord, talaga faithful si Lord kasi nga yung dapat ang aking asawa ay January pa makabalik. Pero God is so good and faithful. November, nakabalik na ang aking asawa sa abroad. Kaya sa Diyos ko talaga, binabalik ang papuri. No? Sabi nga dito sa Luke, tayo ay magbigay. Kaya kung gusto po nating makalaya sa mga utang at ayaw na nating mga utang, ang susi ay ibalik natin ang para sa Diyos. Sabi nga dito sa Luke, 6:38 sa Lucas, magbigay kayo at kayo ibibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa.
ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kung magtanim ka ng kakaunti, kakaunti lang din ang aanihin mo. Pero kapag ikaw ay tapat, sobra-sobra, liglig at umaapaw ang ibabalik ng Diyos. Walang nagbigay sa Panginoon na nagiging dukha. Walang nagiging tapat sa Lord na namumulobe. Walang nagbigay sa Panginoon na nagkukulang, bagkos mas lalo pa siyang nagkakaroon, bagkos lalo pa siyang pinagpapala ng Panginoon. Lord God, sa umagang ito, Panginoon, narito po, O Diyos, ang aming mga tithes and offering, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, sa buto na aming itatanim ngayong umagang ito, Lord. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga butong ito, Lord God, na kami, Panginoon, ay laging magtatapat sa iyo, maliit man o malaki na aming natatanggap, lagi naming ibabalik sa iyo, Lord, ang para sa iyo. Lord, na sa bawat blessing na aming natatanggap, meron kang portion, Panginoon, at hindi namin ito kukunin, hindi namin ito nanakawin, Panginoong Diyos, dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Lord God, that you are the great provider, Lord, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At Lord, turuan mo po ang bawat puso na nandito ngayon, bawat disciple, Panginoon, Lord, na nandito ngayon, Lord, na magtatapat na kami sa aming mga ikapo at offering para sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, na hindi lang kami ang pagpapalain mo, O Diyos, maging ang aming mga anak at kapu-apuhan, Panginoon, Lord, maipasa namin sa kanila, Panginoon, Lord God, Panginoon, ang pagtatapat namin sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Pagpalain mo po si Pastora Sara, Lord. Panginoong Jesus, bilang aming senior pastor, spiritual mother, mentor, Lord God, na laging ginagamit mo, Diyos, para sa amin. Pagpalain mo po, Lord, ang lahat ng mga source of income, maging ang aming kalakasan, kalusugan, Panginoon. Lord, thank you, Lord God. Maliit man ito, malaki, Lord, kung ito ay, Panginoon, na kami ay sumusunod sa iyo, Lord, tunay po na ikaw lamang ang nakakakita sa laman, sa nilalaman ng aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Binabalik ko sa iyo ang buong papuri, pagsamba at pagsasalamat sa iyong dakilang pangalan, Ama, sa iyong bugtong nanak na si Jesus at ang banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, amen and amen.